Magsitayo ang lahat. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng kapatawaran sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng aklat ni Sirak. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan, at iyon ay taglay niyang magpakailanman. Sino ang makabibilang ng butil ng buhangin sa dagat, o ang patak ng ulan, o ang mga araw, sa panahong walang pasimula at walang katapusan? Sino ang makasusukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makaaarok sa kalaliman ng dagat? At sino ang makasasaliksik sa karunungan? Bago palikhain ang alinmang nilalang, nilikha na ang karunungan at ang tunay na pagkaunawa. Bago pa nagsimula ang mga panahon, ang karunungan ay nagmula sa salita ng Diyos. Sa kataas-taas ang langit, at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan? At sino
ang nakatatalastas ng kanyang pamamaraan. Kanino ipinagkaloob ang mga makakakilala sa karunungan at sino ang nakauunawa ng kanyang masaganang mga karanasan. Iisa lamang ang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga. Sa harap ng kanyang luklukan, ang Panginoon ang may likha ng karunungan. Kinilala niya ang kahalagahan nito at ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binahaginan niya ng karunungan ang lahat ng tao, ngunit higit na masagana ang bigay niya sa mga umiibig sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumaba si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalalihan siya nito, siya'y inululugmok. Bumubula ang kanyang bibig at nangangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas.
Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang Espiritu, ngunit hindi nila mapalayas ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. At dinalangan nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata, anupat napalugmok ito sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalilihan ng masamang Espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama, mula pa po sa kanyang pagkabata. Tugo niya, madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, nananalig po ako. Tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, inuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon. At tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang Espiritu? Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Isa po sa dahilan kung bakit ho dinadagsa ng napakaraming tao ang simbahan ng Quiapo ay dahil sa kanilang paniniwala sa mahal na pong Jesus Nazareno. Paniniwala na kung saan sila rin ay nagtitiwala na sa pagdating sa mahal na pong Jesus Nazareno, walang imposible at walang hindi siya kayang magawa sa buhay natin. Ganun ho karamihan ang ating dahilan kung bakit tayo pumupunta sa simbahan ng Quiapo. Pero madami din doon sa mga pumupunta ng simbahan ng Quiapo, baka hindi ganun yung pag-iisip. Baka hindi ganun yung dahilan. Baka ang ilan sa atin pumupunta dito kasi nahatak lang. Baka ang iba sa atin napunta sa simbahan ng Quiapo kasi napilitan lang. Kaya magandang tanungin sa araw na ito, ano nga ba talaga ang dahilan ng paglapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno? Sa ating ebanghelyong napakinggan, maraming naghahanap sa Panginoon. Tandaan natin na ang ating ebanghelyong napakinggan ay ang kwento pagkatapos ng pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus sa bundok ng Tabor. Kaya marami ang naghahanap sa Kanya. Ngunit ano kaya ang dahilan nila?
Dahil ba meron silang makukuha sa Panginoon? Meron silang hinihintay na kapalit sa Panginoon? O hinahanap nila ang Panginoon dahil tunay silang nagtitiwala sa kanyang kakayanan? Doon po sa ating ebanghelyong napakinggan, may isang lalaki na kung saan yung kanyang anak ay inaalihan ng masamang espiritu. At ang mga naiwan na disipulo ng Panginoon ang nagtangkang pagilingin o palayasin ng masamang espiritu. Pero hindi nila kinaya yung masamang espiritu. Kaya marahil yung ama ng bata nagduda din. Marahil yung ama ng bata nagduda sa kakayanan. Kaya nga nung lumapit ang Panginoon sa kanya, nagtanong din siya, kayo po ba kaya ninyong pagalingin yung aking anak? Kayo po ba kaya ninyong pagalingin yung aking anak? Pero sa dulo ng kwentong ito, alam natin na nagtagumpay ang Panginoon. Alam natin na nagtagumpay ang Panginoong Jesus na pagalingin yung bata, pagalingin yung anak ng lalaki, at saan nagmumula yung kagalingan na ito? Sa pagtitiwala na pagdating sa mahal na pong Jesus Nazareno, walang hindi magagawa. Mga kapatid, ang buhay natin, hindi naman ho ito madali. Maraming pagsubok, maraming hirap, at minsan sa mga pagsubok na ito, nandoon din yung pagdududa. Nandoon din yung pagtatanong natin kung nasaan nga ba talaga ang Diyos sa buhay natin. Pero napakagandang pagpapaalala sa atin ng kwentong ating napakinggan na kailanman ang kapangyarihan ng Diyos hindi mawawala. Ang kabutihan ng Diyos hindi mawawala. Yung awa ng Diyos mananatili. Kaya ano ang hiling sa atin? Na sa kabila ng hirap, patuloy na magtiwala. Sa kabila ng pagdurusa, patuloy na magtiwala. Dahil kailanman ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, magandang tingnan, magandang pagdasalan. Nandito tayo ngayon sa loob ng simbahan ng Quiapo. Hindi upang gawin kung anong dapat gawin, kundi sana sa buhay natin mas mamutawi yung ating pagkapit sa mahal na pong Jesus Nazareno, yung ating paglapit sa Kanya, at higit sa lahat, yung ating patuloy na pagtitiwala sa Kanya. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos sa kanyang mapagpalang mga gawa. Ang atin pong panalangin, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang kasamaan sa ating panahon, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan.
ang mga pinuno ng daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kanilang mga gobyerno at maging masigasig sa pagwawaksin ng kasamaan sa kanilang lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Tayong lahat, naway hindi manghinawa sa ating buhay panalangin upang hindi maghari ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan, naway lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot na kalagayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Sa katahimikan po ng ating mga puso, itaas natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling panalangin, gayon din po ang mga taong humiling ng ating mga dasal. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa kasamaan. Hayaan mong ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran, hinihiling namin nawa'y mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng tanang kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapitan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal at namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo ngayon sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ingatan
kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Oh Diyos, sana'y pahintulutan na malagi sa banal mo harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilaan saksihan ang Panginoon ang aking tanaw. Sa panganib ako'y ingatan. Announcement, sa darating na Miyerkules, February 22, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 21, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po ang paraliturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalubong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sanla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro